So, mga kagri, at ngayon, ang gagawin natin ay magpupunla tayo ng ating butong lettuce. Okay, so ito yung gagamitin natin. At ito ay galing sa ram ko. Dati, ang ginagamit ko ay yung coated na seeds. Pero mas napansin ko rin na okay din naman itong ating non-coated na seeds galing sa ram ko. Okay, kung meron kayong ibang mga brand, okay lang din po yun. Pero ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung paano yung paraan ko para makapagpunla ng maayos ng tanim na lettuce. Okay, so meron tayo sa kabila na kung nakikita nyo ito, okay po yung pagkakapunla nyan dahil makikita nyo green na green siya, tapos mukha siyang healthy. So okay po yan. Then i-share ko kung ano yung ginawa ko dyan. Actually, demo lang to para po sa inyo. At kung sa mga nagsisimula din na makapagtanim ng, para makapagtanim ng lettuce, syempre ito po yung pinakauna ang gagawin natin, yung pagpupunla. Kung hindi successful yung ating pagpupunla, hindi rin po maganda yung ating tanim na lettuce. Okay, so ang unang-una po natin gagawin ay, ito po, nabistay na to, napakuluan ko na rin, at nakatambay lang siya ng isang linggo or ilang araw kasi nintay kong lumaki yung itong naunang punla. So gagawin natin, ipapasok lang natin dito. Ilalagay lang natin dito sa ating seedling tray. Ayun mo, yug-yug. Okay, so hindi gaano nabista ito, no? Kung mayroon kayong mga ano, mas maganda yung talagang nabistay para madali siyang bunutin. Yun po yung purpose noon bakit tayo nagbibistay. Pero pagka direct sowing po, hindi nyo na kailangan bistayin dahil direct sowing na siya eh. Pagka punla, diretso doon na siya, hindi na siya tatanggalin. So dahil ito ay gagamit tayo ng seedling tray, kapag lumaki yung ating punla ay bubunutin po natin siya. So, mas madali siyang bunutin kapag yung ating kokopit ay nabistay. Okay? So, yan. So, huwag masyadong siksikin yung paglalagay. Yung katamtaman lang po na ano, napuno. Okay. So, pwede na siyang i-flat. So ito po yung madalas na ginagawa ko. Usually dalawang tray ang ginagawa ko kapag alam kong may order by next month, may mga okasyon. So dinadamihan ko po yung pinupunla ko. So sa ngayon, dahil kukunti lang yung mga umorder, ay tinatantsa ko lang po yung aking pinupunla. Dahil sayang naman kung hindi maitanim lahat ng ipinunla. Okay, so tapos na tayo dyan sa ating paglalagay ng kokopit. Sunod naman ay ilalagay na natin to. So bago natin itanim ito, so dinan lang po muna natin bawat isang butas. Kahit hindi na po, pero ito po kasi yung routine ko. Lagi ko siyang dinidiinan. Baka kasi may ampaw. So hindi po, tutubo siya pero hindi po siya ganong lalaki. Hindi maayos yung pagkakatunla. Okay, so nalagyan na natin, nadiinan na natin lahat. So maglalagay na tayo ng ating punla. Tatansyahin natin. Sayang naman kung hindi maipunla lahat. So yan. Ito po pala ay sobrang 1,000 ito na piraso. So mahigit 1,000 po yan na seeds. Hindi ko binibilang kasi aabutin ka ng siyam-siyam. So, ang pagpupunla po ay isa-isahin po natin. Okay. Dati disabog po ginagawa ko, pero kung kukunti lang din naman yung ating ipupunla, bawa 50, 100, mas maganda po na isa-isahin natin.
Madali lang naman po. Ipipil mo lang yung buto na pagdalawa or iisa, pwede po yun. Okay lang po kahit dalawa yung mailagay ninyo sa isang butas. Ang iwasan natin dito ay kapag magka-transplant tayo, eh mapuputol yung ugat. Lalo pag paghihiwalayin natin yung ating mga pinunla, yung ating itatransplant. So yan, bibilisan ko lang po yung ating video mamaya pagka-edit natin. Yan po, isa-isa lang po siya kung makikita nyo yung sa kamay. Yan. Anyway, nandito po tayo sa rooftop ngayon. Ito po yung maliit na taniman ko dito sa rooftop. At, maganda po yung araw dito. Kompleto po yung 6 to 8 hours every day na nakukuha ng ating halaman. Okay, so habang napupunla ako, eh kukwento ko lang yung mga ibang ginagawa ko dito. So ito palang tray na to, pwede kayong gumamit kahit anong flat na tray. Basta wag lang pong lalagpas sa at least 1/4 inch yung taas ng tubig. Or mas sabihin natin 1/8 ganun. Basta lapat na lapat po yung ating seedling tray. At hindi natutuyuan yung ating pinunla. Wag naman po yung masyadong basang-basa. Usually ito pag natutuyo siya every other day. Pero pag trick na trick yung araw, isang araw lang po yan, tuyot na yan. So pwede pa po yun palagpasin, pero the next day hindi na po pwedeng hindi lagyan ng tubig. Ayaw po niya ng sobrang basa, ayaw din po niya ng sobrang tuyo. Yun po yung technique doon sa pagpapalaki ng ating punlang lettuce. Okay. So kung sa tingin nyo na lagyan nyo na lahat, yung natitira po ay pwede na siyang bawat isang butas idagdagan nyo na lang po. Kasi hindi na natin pwedeng ibalik ito doon sa lalagyan, pero sa inyo po kung sisipagin kayo, pwede na po natin ikalat. Siguro sa isang butas okay lang yung tatlong pirasong buto. Okay. So yan, tapos na yan. Ang gagawin po natin ngayon ay kung magaling kayo mag sprinkle, tatakpan po natin siya ng ating nabistay na kokopit. Kung magaling kayo mag-sprinkle, okay lang po yan. Pero ang ginagamit ko po ay meron po tayong ginagamit na bistayan. So, patong lang natin dito. Then, atin pong tatakpan. Dapat lahat po ng ating ibuto dyan ay ating tatakpan para mas maganda po yung kanyang tubo. Sa gilid. Yan. Kung sa tingin nyo ay natakpan na lahat, kung sa tingin nyo ay natakpan na siya lahat, pwede nyo naman pong i-spread manually. Yan.
Kung okay na po yan, at ang gagawin po natin ay pwede na pong hindi diligan nito or gamitan ng spray, pero dahil pwede na po siyang hindi gamitan ng spray dahil basa naman po yung ating yung ilalim. So, i-absorb niya po yung tubig sa ilalim, paakyat po. Pero para makasigurado po kayo, sprayan po natin ng tubig. Okay na po yung tubig na yan. At double check nyo lagi yung tubig kung may tubig sa ilalim. So okay na po yan. Maghihintay lang po tayo ng 2 to 3 days. At sigurado ko po ay mag-sprout na po yung ating tinanim, ay ating ipinunla. So pagka-sprout, sa akin kasi hindi ko na siya tinatakpan. Dati tinatakpan ko siya. Then nandito siya sa ilalim ng ating greenhouse. Pagka-sprout na po, ang ginagawa ko pagka-sprout, tinatanggal ko tong shed dito sa taas kapag ka sobrang makulimlim. Pero pagka hindi naman makulimlim, eh ganyan na po yan. Kung maganda po yung araw, eh wag na po natin lagyan yung shed. So pagka-sprout, mas maganda po talaga na naka bilad na siya sa araw. Okay? And yun lang po guys. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Hit nyo lang yung subscribe para ma-update ko po kayo kapag ka may mga bagong video po kagaya nito. See you po.